kaya natin ang hinggaling ng bawat kalahok dito lang sa Italing Talong Mas Batenyong Pilipino. Sa ating pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Nene Rosal Mariones, sa mga lupo ng Patimpalak, sa ating mga minamahal na guro, sa kapwa ko kalahok, maray na aga, maayong buntag, magandang umaga. Kamalayan sa ating kalusugan pang kaisipan ngayong pandemya. Mahigit 2 taon na simula na magkaroon ng pandemya. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin tayong lumalaban. Hindi sa parangang hawak ay baril, kundi sa paglagay ng face mask at alcohol na nagsisilbing sandata sa ating mga kalaban. Kalabang kasabay ng hangin na anumang oras ay maaari tayong magapi. Hanggang kailan nga ba kakayanin ng ating isipan na malagpasan ang mga pagsubok na dulot ng COVID-19? Ayon sa datos ng Department of Health, September 14, 2021 ay nakapagtala ng 18,056 na karagdagang kaso ng COVID-19. Samantala ay meron namang naitalang 20,542 na gumaling at 222 na pumanaw. Sa panahon ngayon, maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ng depresyon kung nababalisa o nagigipit. Ang matagalang quarantine ay maaaring magdulot ng kalungkutan lalo na sa mga matatanda at mga taong mag-isa sa buhay. Ang mga frontliners at iba pang essential workers ay maaaring makaranas ng matinding stress at pagkapagod dahil sa kanilang trabaho. Pumalo sa 54% ng mga kabataan ang nagpapahayag ng kalungkutan, takot at pangamba sa kasagsagan ng COVID-19. Batay sa isang survey ayon sa Council for the Welfare of Children. Ang makaramdam ng pangangamba at pag-aalala sa panahon ngayon ay normal. Ngunit, kailangan natin magkaroon ng kamalayan sa pag-aalaga ng ating kalusugan pangkaisipan kung ikaw ay nababalisa o nakakaramdam ng pagkapuspos at pagkabigo, makakatulong kung makipag-usap ka sa kasamahang pinagkakatiwalaan tungkol sa iyong nararamdaman. Panatilihin nating maging konektado sa ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagtawag, video o messaging, lalo na sa mga taong na-diagnose ng COVID-19 upang makapagbigay ginhawa sa kanilang nararamdaman. Mahalagang malaman na kahit anuman ang iyong nararamdaman, hindi ka nag-iisa. Maging naghahanap ka man ng impormasyon at suporta para sa sarili mo o para sa isang mahal sa buhay, ang tulong ay makukuha. Dahil ako, siya, tayo, anuman ay iyong lahi, kultura at pinagmulan, hawak kamay tayong patuloy na lalaban, labanan ng depresyon, laban para sa kapayapaan. Ako si Aleya Augin Hermosa, 12 na baitang, mag-aaral ng San Pascual National High School. Peace tayo!